Hindi pa ganun yung karera, alaga-alaga, palakpak-palakpak. Unlike now na meron ng mga club sa Pampanga na pwede ka na maglaro. Nag-start ako ng 2011, training, yung gusto ko lang makapagpa-uwi. After nun, nakita ko magandang racing pigeon, nag-invest ako ng line. Yun nga ma'am, yung mga line ng Beckert ko, ng mga Binstra. Yun sila, doon ako nag-start. Hanggang ngayon, naglaro na ako ng champion. Sa mga hindi nakakaalam, si Sir Jay, nakakalaban namin sa KFC. So, yun sir, ano yung mga club na kung saan po kayo sumasakay? Actually ma'am, yung mga club na nilalaroan ko yun, yung BFRC, PBFRC, UFC, BOTC, ASLAG, KFC, ARPF. Yan na, yung mga nilalaro ko so far. Sa halos lahat ng Pampanga na club, nagpapartisipan ako. Sa mga hindi po nakakalam, yung mga sinasakay po na libo ni sir, ang dami, yung higit ng 100. Isang daan po sir? Yes, yes ma'am. Actually, gusto kasi marami akong yung mga ipon ko na nilalaro na para sa akin, magandang line, in-improve ko, doon ako nag-enter ng dinadamihan ko para masubukan pa. Ay, ganito ako natikman yung first champion? Ang first champion ko ma'am sa BFRC is 2016. Nakapag-first overall ako ng YBOB, BFRC, PBFRC, nanalo ako ng Honda Civic. Yun yung tinawag kong Civic. First champion ko. Kita mo yung mga sasakyan ni sir na sa baba. Tatas din ng... Tatas, halos na tas ng ibon siya. Tsaka itong loob? Yes ma'am, pati loob. So nakita niyo naman sa intro mo kanina. Ganda ng loob. So Taiwan style ito na sir? Yes ma'am, Taiwan style. Siguro umabot ito ng 16 inches. Ah! Baka 7 inches. Piling ko 7 inches na eh. Ganda. Sakto lang, sakto. Kumbaga... Malaki yung espasyo sa building. Yes ma'am. Actually, parang sa akin kasi before, yung loob ko, malaki yung kwarto nila. So, pag nagpapayunt ng gamot, medyo manhirap silang mulihin. Ngayon, yung dream loob ko, ganito nga, kinabit ko sa kanyang yung sa isip ko, nilakihan ko yung library ko, nag-create ako ng kwarto. Yun yung advantage niya para sa akin. Kanina ko lang napansin, parang maganda nga. Yung nagsabi sinabi yung loob, parang hindi ka naman. Tsaka parang umaamos sila bang kasi malapit lang, maliit lang yung espasyo nila. Sir, tatanong ko lang yung since natagal mo nang nag-iipon, ano po yung greatest achievement na nakuha mo na? Actually, yung greatest achievements ko ngayong 2020 before pandemic, nag-champion ako ng BFRC, PBFRC, nag-solo winner ako ng ABCP, nag-second overall ako ng BOTC. Noong 2020 ma'am, sa BFRC, nakapag-champion ako ng YBOB, yun yung tinawag kong Joseph. Si Joseph ay pamangkin ni Civic. After nun, nakapag-solo winner ako ng ABCP, dati siyang ARPF,
ngayon, yun siya tinawag kong MDR555. Kaya tinawag ko siyang MDR555. 555 yung nakuha niyang premium. Siya si Ender. At kapatid din siya ni Cindy. At noong 2018 sa BOTC, makapag-first overall ako ng North, siya si Gabby, kapatid din siya ni Cindy. Halos lahat ng line ko ay nanggaling sa bloodline ni Civic. Yung Civic ay ang line niya ay Breakheart na may cross siya ng Binstra ni Mang Ray na nakuha ko sa kumpare ko kay John Del Evangelista. Narinig niyo naman po yung, ano, yung mga achievement ni Sir. So halata naman na talagang umi-score yung kanyang mga ibon. Kasi mga hindi ko nakakaalam, nag-post din ako before. Ayan, nag-ahanap ako ng mga pwede kong i-vlog around Pampanga. So, siya yung most requested na i-vlog ko, Morado Warado. Exacto, yung kaibigan namin, si Extambucho, makilala siya. So, ayun, message niya si Sir. So, ayan, pinaunta ka naman kami na mag-interview kami ngayon dito. So, ngayon, Sir, pwede kong itanong sa inyo kung ano po yung mga bloodline na sinasakay mo, mga panlaban mo ng ibon. Ano po yung ginagamit mo na po? Opo, ma'am. Actually, yung baseline ko, yun yung Becker na Benjelet. After nun, kinocross ko sila doon sa bloodline na Binstra ni Mang Ray. Sila, para sa akin, sila yung nag-match na pairing ko. Pero meron din ako mga ibang bloodline sa bahay katulad ng BDB, Cookman, Glorison. So far, ang nakita ko compatible sa breeding ko yun, Becker Binstra. Kaya sila, sa kanila ako nag-focus. Ngayon, meron ako mga sinusubukan yung nakuha ko sa kumpare ko kay Golden Feather, shoutout kay Don. Meron ako nakuha sa kanyang bloodline na pinipairin ko sa akin, tsaka kay Boss Alan, yung solo-sola niya. Sila pinipairin ko ngayon. Then, ano po yung preparation niyo bago kayo magsakay ng ibon? Actually, ma'am, ako, i-start ko na doon sa breeding. Sa breeding pa lang kasi, doon kung makita ko yung number kong isasakay ng training or lap sa abot sa lap, makita ko na kung healthy siya. Example, sa mga breeder ko, before ako mag-breed, pinaplashing ko, purga, etc. Lahat naman ang pansarabos, alam na yung procedure nun. After nun, preparing ako, makita ko yung number sa itlog pa lang, kung ano ang itlog niya, kung makita, or nag-prepared siya, or nag-ano man yan. Sa breeding, doon kumakita. Pag lumaki na yung ibon, totoo yung sinasabi nila para sa akin na pag nagkasakit yung ibon, medyo nababawasan na yung tendency na dumulo. Kaya ako, as long na kaya ko silang hindi pa akong mag-antibiotic ng yamber, dire-diretso o natural, sa shoutout pala kay Idol Tolome sa probiotics, sinesponsor niya ako. Yan, magandang example yan para sa mga yamber, para healthy yung ibon. Pagdating naman ng training, ma'am, before, 1 month before training, doon ako mag-start mag-training. Kung unwari, 1 month before sasakay ng truck, mag-dilitos na ako, mag-force fly na pa konti-konti. Hindi yung bago ako sumakay ng mga ibon ko, doon pala ako mag-training. Dapat naka-advance ka, yung tinatawag namin na perimeter toss. Mag-dilitos kami, hanggang makunsaw siya, abot na kami ng Manila. Bago sumakay kasi yung ibon, maganda na training muna maayos para less yung mawawala kasi merong mawawala sa first time ng pagsakay nila ng truck. Ano naman po yung mga basic tips na pwede yung maibahagi para sa mga viewers natin? Actually, ang mga bibigay kong tips sa inyo, una muna sa bloodline, hanapin nyo yung bloodline na winning line na trusted person, marami naman tayo mga cancer na halos nakapag-champion. Para sa akin, ang pinakamanapit na pwedeng gawing breeder, yung mga relates sa champion, kapatid, pamangkin. Mas maganda kung may budget ka, kunin mo yung champion, kunin mo rin yung magulang. Yun yung maganda kung paikot. Basta't bloodline, winning line, pwede mo gawing panimula yun. Mas maganda kung waka pairing. Sila yung subukan mong bloodline. After nun, subukan mo sa mga, pag hindi sila nag-click, marami na naman ibang bloodline, subukan mo silang cross-cross. Lahat naman, makakuha yun sa araw, sa pagsatsaga. Hindi porket, binigay mo yung magulang ng champion sa pansel na newbie, magka-champion yung anak. Ang mangyayari kasi, may tinatawag na handling.
kung hindi mo alam yung handling ng line na yun, hindi mo rin mapapag-champion. At yung swerte, sabi nga nila, medyo alangan yung swerte, dapat sabi nga, magaling yung ibon mo, magaling kang mag-alaga. Or dumalang ka, sir. So ayan, maglo-lofter tayo, ilo-lofter tayo ni Sir Morano, pero siya na yung mag-extend. May fear of heights kasi ako dito, so takot-takot magpunta. Ito yung landing board ko po. Ito siya. Dito ako nagbibilad ng mga young bird ko, nagtuturo. Tignan mo, dinadaan mo, lapit mo lang. Tapos dito sila pumapasok. Ito yung nakita ko rin sa mga ibang panser na para hindi dumapo yung ibon, maganda diretso. Tapos yung landing board ko, medyo pa-slide siya. Para in case na dumapo yung ibon, konting push na lang, papasok man sila doon. Ito din yung gusto ko sa kanyang loft, guys. May aircon yung waiting area ni sir. Tapos, ang ganda pa ng view sa labas. So ito, papakita ko yung view sa labas. Ayan guys, ang ganda ng view. May mga fish pond. So yun, parang merong pang ano dun eh. Ano ba yun? Parang rest house. Ang ganda. Malayan. Tapos, dun pababa dun sa loft niya. Kasi nandito kami sa taas. Tapos, ayan yung CCTV siya dito. Ito yung landing area niya. So yun yung mga loft man niya. So tara, pasukin natin yung loft ni Sir Morado. Napakasimple pero napakaganda. Tapos ang linis din, napansin ko. Ayan, ito po ang aking north sector. Capacity siya ng 60 birds. Dito sila. Ito yung sinasabi ko na malapit lang yung distance para pag manghuhuli ka ng ibon, mabilis silang kunin pag nag-inom ka ng gamot. Unlike doon sa medyo maluwag, sabi ko nga para sa akin, nahihirapan ako. Pati yung taas niya, height niya, gusto ko sakto lang na ako yung ibon. At tapos, binigyan kong harang sa taas. Ayan. Pali yung style ng box perch niya, kamukha lang kay Sir Reggie Cruz, no? Ganyan yung kay Sir Reggie Cruz, di ba? Pwede po natin tignan yung mga flyers niya po yung mga doon. Pwede mama, naglalakad yung mga ibon. Pwede yung viewing area ni Sir Morado yan. Ito yung sinasabi niya kanina na mas malaking espasyo dito sa viewing area niya kaysa dun sa mga kwarto ng ibon. Actually, hindi pa tapos yung viewing ko. Lalagyan ko sila ng shower area. Kaya nakaabang na yung mga BBC ko. Bubutasin na lang. Kahit mag-tumbling ka dito, pwede-pwede oh, ang luwang. Parang isa lang yung tsura ng mga ibon sa iyo. Parang di po ata kayo mahilig sa off-color. Actually ma'am, meron ako ngayon yung mga red. Yung long zone. Pero yung mga breeder ko ma'am, full of color. Puro white flight. Saan pa na yung breeding area? Breeding area ko ma'am doon lang. Siguro mga 500 meters. Ah, bali meron pa kayong loft? Meron pa ma'am. Doon ako nang dito lang yung mga flyer. Para ano, meron din kasing... Para sa akin, kinaya ko lang yung mga ibang, ano, mga ibang player na hiniwalay yung breeding sa flyer para kung carrier ng sakit yung flyer mo, hindi na mahawa yung mga breeder mo na ibang breeder. Parang effective nga ata yung ganun, no? Kasi sina Sir Barkey, ganyan din yung ginagawa. Oh, hiniwalay din sa kanya, hiniwalay din. Actually, kaya nang ganun, parang nagka-ano ka lang, nagka-additional lock ka lang, pero kung wala talaga, dapat parati na lang malinis yung lock. Sa atin, nalinis na ba din? Hindi ba? Mga kalapatids, bumaba muna kami saglit. So kasama ko dito yung mga Team MDR. Apo, ako nga po pala ulit si Morado Del Rosario. Sila pong tatlo ang aking katulong sa aking pag-iibon. Si PJ Regala, si Joban, at saka si Reggie. Si PJ po at si Reggie, sila po ang aking katulong sa pag-road training at pagbabasket ng ibon. Si Joban naman, siya ang katulong ko sa aking loft na naglilinis, nagpapakain dito po siya sa loft.
Ayun mga sir, baka may gusto po kanya shoutout. Opo, sinashoutout ko po yung mga tumutulong sa akin sa pag-iibon. Yung number one po, yung Ariel Tolome Probiotics. Si Boss Alvin Tan. Bao Poultry Supply. Si Engineer Nix po. Tumulong sa loob. Si Jerome. Si Golden Feather po. Ayun po. Shoutout Team Dubato, yung bago. Ben, shoutout Boss Marts. Shoutout kay Boss Jerome Santos.